me. That's the usual me. Another day, another life. So far, so good. As you can see, di na ako nakabad, may t-shirt na ako, nagsuot na ako ng damit. And then, I usually do this kasi talagang nagko-contemplate ako bago, like, pag nagising ako. Kaya bago ako bumaba. So, yan talaga yung ginagawa ko araw-araw. I just contemplated anything. Complexities of the world. Love. Bakit pa ako nabubuhay. So, ayan, bumaba na ako. As you can see, like, and kaya lumalakad ako kasi kailangan ko igalo yung mga katawang ko. And talagang sure hindi ako mapakali. So, kailangan dapat may gawin ako bawat minuto, segundo, oras. Pinakita ko yung masarap naming ulam, just a feeling. Kain ba? And then, may ano ako kain? Kaya lalakad ulit ako. Yung sa akin decided na lumabas. Okay. So, yeah. Another trivia. I play cricket. Yeah. So, yung may kita niyo ginagawa ko dyan, parang exhibition niya ng, ano, ng mga fundamentals ng isang cricketer sa Pinas. That's my tita. Nakita niya yung kumalakad pa siya. And then, yan. Kukuha pa ako ng manga dyan kasi wala akong bola eh. So, I have to improvise. And, so, kita niya. Nawakawa ako pa. Iniisip ko para siyang bola. So, sa isang perspective ng like, may ano, perspective ng isang kagaya ko. Like, parang may sarili akong mundo. And I don't care kahit anong pagsabihin ng tao sa akin. Basta gagawin ko kung ano yung gusto kong gawin. So, yeah. Yan, naglalaro na ako nyan. Iniisip ko para siyang bola. So, I'm also practicing my, like, my movements. How I catch the ball. As I mentioned, player ako ng isang team. And I'm also the captain of like a certain team under the PCA, the Philippine Cricket Association. So yung cricket, parang ano yan, parang baseball sa mga hindi nakakalam. And hindi lang ako basta nagbo-bowling dyan. Yeah, nagko-contemplate din ako. And contemplating became like my hobby. So every time, kahit mukha akong walang ginagawa, yeah, sabay hindi rin natigil yung pagkilos ko sa aking mga katawan. So yeah, I pause kasi may nawala na yung focus ko. Hindi man siya nawawala yung focus ko. Like, para kasing ang gulo, hindi ko ma-explain eh. Yung gusto kong gawin, and then pag may naisip ako, mag-i-stop ako ulit. Yeah, that's my ate. Mag-iisip ulit ako. And then, ayan. So, ayan. Ayan na yung pumasok na ako sa bahay. I'm contemplating again. Then, kukuha ko ng banana. Let's do it. Like, kailangan talagang gumalaw. At sa mami, katulad kong like, have like, ADHD. Kailangan talagang gumalaw palagi. Parang hindi namin kayang mapakali sa isang pwesto. Then, lagi kaming parang nag-iisip. Hindi ko alam ako kasi lagi ako nag-iisip eh. I have to contemplate myself every time. I have to re-evaluate lahat ng actions ko. So, ayan. Then, hindi na lang ng tubig.
And the reason why umiinom ako ng maraming tubig is to make my like my body more productive, kasi kapag umiinom tayo ng tubig, syempre hihi tayo, diba? So parang gusto ko lang gumalaw ng gumalaw yung labi tuloy, yung katawan ko. Syempre hihi tayo, diba? Parte yan ng katawan, like ng process physiologically and the like. Ayan na, ito na ata ako, ayan, depresa na ako sa aking walang kwentang PC, pero okay naman kasi ginagamit ko siya for like as school purposes, academic purposes. So, I'm on my PC now, and I usually do that, like playing a recorder flute, kasi may ano kami, may music and instrument kami. So I'm playing "Can't Help Falling in Love with You." Yeah. Sige, pakinggan niyo muna. Medyo hindi siya ano. Parang hindi siya nasa todo. So ayan, like afterwards, like nagko-contemplate na naman ako, nag-iisip na naman ako kung ano bang meron sa mundo. Like hindi lang halata, ayan, papakita ko sa inyo one of my best like book of all time, The Domain of Being, which like helps me to like contemplate even more when it comes to ontology. And then, dalawa-dalawa binabasa ko niyan. Then, nag-iisip din ako, nagkukuyakoy ako. Like, and papakita ko sa yan, that's the Being and Time, or the Zeit. It was a German, like, Being and Time. And it was written by Martin Heidegger. And, I usually do that talaga. I post, nag-iisip ako, then gumagalaw yung katawan ko. Hindi nyo nakikita pero nagkukuya-kuya ako. So, kailangan kong gawin yan talaga kasi that's me kasi. I don't know, sa ibang mga may kaparehas kong like may ADHD. So, ayan, nagbabasa ako, then nag-iisip. Then, mawawala ako sa focus again. Pero hindi pa rin natigil yung pag-iisip ko about sa mga bagay-bagay. So, nag-iisip ako dyan. Medyo parang may binubulong-bulong ako. Kasi I'm contemplating about the essence of relationship. If may relationship pa sa mundo or wala. So, ayan. Decided ako pumunta uli dyan para kumain ng ice cream. Mamaya papakita ko sa inyo. Pinuksan ko na. Medyo nahihirapan ako dyan eh. Tingnan nyo guys paano ko like kukuha ng kutsara. May ita nyo paano pinubugbog yung ice cream. And dami kong excess movement. Those are necessary movement. Pero I have to, in order to keep, like, to maintain my space. I have this kind of space. Basta, hindi ko ma-explain. And binubugbogan na yung ice cream. And
tigas kasi yung ice cream sobrang tigas, di ba lang. Parang may sarili siyang buhay, yun yung pagkain. So yun, nakuha ko na siya. Konti lang kasi kape yan. Masama yung kape sa akin kasi like may GERD ako. Gastric juice. Pwede ako magka-heartburn at saka like you know. Yeah. Sa ano, acid. Nag-iisip na naman ako. This is how I contemplate again. Hindi nawawala yon. That's me talaga. Hindi ako si Vincent kung hindi ako nagko-contemplate. Nag-contemplate na ako dyan about sa mundo. Kasi I found out na ang tao ay is bound in time. And there are like terms and entities that isn't bound in time or are not bound in time. For example, a love. When I like contemplating about love, parang lagi kong sinasabi sa mga tao eh, ang pagmamahal ay hindi bound or ground sa time, kundi ang tao sa oras. Kaya naniniwala ako kapag sinabi ng tao na mahal kanya despite of what intention na yung gusto niyang gawin sa'yo. Basta kasi, para sa akin, the moment you were born, you are ready to love, to like, and be a friend to someone. Depends on you how you facilitate these entities, these terms that I mentioned. Nag-iisip lang talaga ako. Kasi the world is very lacking. Yan, nag-iisip na ako dyan. Yan yung mga naiisip ko. The world is very lacking in the being as well. That's why for me there is no such thing as perfect relationship. And there is no like relationship being with the world and being within and others. And then I found out that there's like two types of tea. Na natutunan ko sa being and time, the dasnich and dasein, the existence and the end or the death. So I'm eating right now and so mabilis talaga akong kumain, sobrang bilis kong kumain talaga. Para ako nakipagpaligsahan pero kaya talaga ako. So I don't care, basta kumakain lang ako ng kumakain. And then ayun, sa kaning gagawin ko buong araw ko, kakain, nag-iisip, magbabasa, tutugtog. Then kung ano yung may isip ko pang iba pa. So hindi ko pwedeng, parang hindi ko masisynthesize kung ano talaga yung ginagawa ng isang may ADHD sa isang araw. Kasi kung ano yung maisip ko, yun na lang yung gagawin ko. And then hindi ko rin ma-express yung sarili ko kasi like I'm waiting for like sa tuwing weekend. Kasi doon ko lang na lalabas yung buong ano, sama ng loob. De joke lang. Like yung kapangyarihan ko. Which is like pagiging ano, makulit. Kasi yun nga, I'm captain of the Vandals under the PCA, Philippine Cricket Association. So I'm captain of a certain team. Just like what I have mentioned like earlier. Talagang doon ko na ano, kasi tumatakbo ako, nagbabool ako, nagbabat ako, so all around. So yun lang yung gagawin ko buong araw ngayon. Kakain, iisip, magbabasa. So nag-waiting na lang ako sa mag-weekends talaga, mag-Sabado, Linggo, para makalaro na ako ng mahal kong cricket. Hindi mo kasi ma-fathom or you know, may action is vague. And how like an ADHD person, like it's very vague and vast. Hindi mo alam kung saan siya nanggagaling, saan siya nag-iisip, just like me. But what's more important is the mindset, how you control yourself and how you contain yourself.